sa Pogo, papatawag pa namin yung mga bangko, no? Kung saan diniposit yung pera at winidraw. The AMLAC know about that. Sa EJK naman, we were told, siguro dito ko lang sasabihin sa programa mo, we were told that there are certain prosecutors that have also been given reward money. Gusto namin makita, malaman ko ano yan. Wait, sino nagsabi nun? Merong nagsabi sa akin na isang abogado that I cannot anymore reveal the name. Anong sinabi niya? Merong ilang prosecutors ang nakatanggap din ng reward money kaugnay po dito sa drug war? Ito po ba yan? Yung information? Yes. Sapagkat ano eh, the policeman would no longer charge of any crime at all. Wala nang charges even though may mga nagdemanda sa kanila. Yet the prosecutors just dismissed them just like that. Pero how credible was this information that you received? We still do not know, Christian, no? And we're going to find out because we're trying to ask the one that told me kung meron siyang witness dito. Sabihin niya, titingnan niya kung meron. Pero yung nagkwento sa inyo, kumusta po yung credibility niya sa paningin ninyo? Mausay, maganda naman. He's quite credible. Okay. Nabanggit ba kung mga magkano yung di umano'y tinanggap ng ilang mga prosecutors as reward? Hindi nabanggit eh. We're still trying to look into that at gusto ko na mag-name siya ng ilang prosecutor. O gusto ko mayroong mga pangalan yan, ipapatawag namin. Yung nag-tip sa inyo, ano po ba ito? Taga-prosecution service? Anong pagkakakilanlan niya? Is just a lawyer, a good lawyer. Yun lamang siya ang nag-tip sa akin ito. I do not know his position right now. But he's a lawyer. At ang nais ko lang sa kanya, he would give us names of the prosecutors. So we could be able to call them and ask them to become witnesses. Is he a lawyer as part of the government or nasa private sector po? Private sector. Private. And bakit daw niya binigay information sa inyo? Did he volunteer the information? He volunteered it. I did not even ask for it. He just volunteered it. And I do not know why. No. Basta meron siyang alam tungkol dito. Sapagkat when those policemen that killed the drug users, for example, walang kasong ipinataw sa kanila. All of those cases were actually dismissed right on without even investigating it. Willing daw po ba siyang mag-testify sa Quadcom and or mag-execute affidavit? I don't think he would be willing, no. He was just telling me about it and sabi niya sa akin, sige, I will find out if I could be able to give you some of the names. So pero anong plano niyo rito sa information na ito? How would you pursue it? Magpapatawag ba kayo ng mga taga prosecution service? If he would tell us some names, we're going to call on them. We're going to investigate and call on them. Sapagkat ano yan eh, ngayon lang namin nalaman yan eh. It's a big thing for us. So ibig sabihin eh, hindi lamang pala police, pati pala some prosecutors. Kung totoo, di grabe yung lawak ng galamay nitong lawak talaga. Oo. May isa pa akong gusto itanong sa inyo, Kong eh. Baka nadinig nyo na rin po ito, no? Kasi may ilang mga information na lumabas before. Of course, under the current administration, na mayroong ilang mga doktor na naging kasapakat sa pamimiki noong impormasyon doon sa death certificate. Diba? Kunwari, napatay dahil may riding in tandem or in the course of the drug war, pinalabas na namatay sa sakit. Ayan, sakit-sakit naman doon sa biktima tsaka sa kaanak na napatay na nga, walang kamalay-malay. Tapos yun lang katotohanan sa kung paano siya napatay, dinoktor pa ng ilang doktor. Ang alam namin, walang forensic evidence eh. Ang alam namin dyan, ang punerary mismo ang nag-issue ng death certificate. For example, like the 9-year-old na napatay, no? At andun pa yung bala nung siya inilibing. Ang sabi ng punerarya, namatay siya because of pneumonia, no? And then, with the policemen were there sa aming meeting. Human rights to eh. Hindi pa yung Quadcom eh. But the policemen, ni wala silang police report on that. Yan niya. Kasi, kung naka-attend ako isang briefing nitong, grupo ni Father Flabby Villanueva before. So I think that was last year. Tapos, isa sa mga presenters, yung si Dr. Raquel Fortun, yung isa sa dalawa forensic, lang na forensic pathologist sa internationally accredited. I think kasama yun sa presentation niya. May ilang mga ganong kaso na mukhang doktor mismo yung nag-doktor nung entry sa death certificate. Diba? Hindi namin alam yun. We would like to find out. Anyway, kailan po ba magre-resume yung inyong Quadcom investigation? Actually, we should have had the Quadcom tomorrow. Today.
pogoy man ang pag-uusapan because of the storm, kinansel yan. Siguro we're gonna have it this coming Monday or Tuesday. Monday yata, magiging kasabay niya sa Senate, hindi po ba? Monday, oo, magiging kasabay namin ng Senado. Oh, most probably, we'll do it on Tuesday na lang, siguro. Okay. Pero definitely magkakaroon pa kayo ng isa bago yung break, yung undas, tapos bago kayo mag-resume ng session. The thing is, sabi ng abogado ni former president na sana the Quadcom hearing would be after November 1. So that the president can attend. So we're looking into that. Okay. Bilang pangulik, Congressman, gusto ko rin sanang kunin yung opinion nyo rito sa controversial na press conference ni Sara Duterte. Kasi ang daming pinagbabanatan, di ba? Si Bongbong Marcos, yung mga kongresista, syempre kasama kayo ron, si Speaker Romualdez, no? Ano ba yung overall impression nyo rin sa kanyang naging behavior dun sa press conference na yun? Tulad ng sinabi ni Senate President Jesus Colero, tulad ng sinabi nila, it's quite unbecoming for the Vice President to say that. Hindi ko siya aakusahan na, you know, and she has kind of a mental problem. Pero palagay ko, she is just very angry and very hateful that she could be able to say that in public, which is very unbecoming for the Vice President to say it. Pero ano sa tingin niyo intention nun? Yung timing ng pag-hold ng ganung press conference and the kind of attitude that was that she had while doing that? Nalagitnaan niya ng investigation sa House, eh. I believe that she is skirting the issue of how she used the confidential fund. You know, that she cannot even be able to explain. Even right now, she is being asked to explain it, yet wala. Ang sinabi lang niya, yan ay talagang ginagawa yan. We ought to spend that money. Yun lang ang sinabi niya. So what we want is for her to explain to us, why is it that you could be able to spend 16 million pesos in 11 days? For a safe house. Oh, yun lang ang nais namin itanong sa kanya. How were you able to use the 125 million pesos? Oh. Okay. And the thing first... is, COA cannot even give us a comprehensive report, cannot even give us a ocular inspection report. Wala eh. Ang kanilang palaging kinakatuwiran is the joint circular na kanilang sinusunod. Yung series of 2015. Pero ang sa akin yan, napaka-legit ng tanong na binabanggit nyo, no? Para sa isang ordinaryong Pilipino, miski wala siyang pakialam sa politika na yan, kung pag-uusapan lang yung paano nagastos, hindi na lang muna tayo sa 16 million pesos na ginamit di umano sa renta ng 34 safe houses in 11 days. Wala bang paraan para man lang masabi na hindi napunta naman yan sa tama? Kasi anong assurance sa ating mga ordinaryong Pilipino na hindi ginamit yan sa kung saan lang? Yun po yung tanong, hindi po ba? That's right. You know, I mean, ano problema ron if you could be able to explain that? So, perhaps the Filipino people will accept that if you could be able to explain it legitimately. You know, paano niya ginamit yan? That's the reason why tinanong ko din yung mga armed forces officers natin, kung kinakailangan ba itong gawin ng DepEd? Meron ba talagang mga insurgency problem among the high school students? Oo. Sa CHED, meron. When it comes to college, like UP, PUP, or TUP, meron tayong ilang problema on insurgency. But, high school students, elementary students, I don't think so. You see? That's the reason why sa akin, it would be to me, yung bang parang hindi tama, it's quite improper for a secretary of the education to be able to ask for a confidential fund. Eh kaso nakakuha na nga eh. So ang problema ngayon, paano nga hanapin kung saan napunta yun? Hindi po ba? Eh dapat ang kumikilos yan COA, primarily. Eh pero mukhang hindi yata maging diligent, tama po ba? Eh pinanggit ko pa nga sa COA, baka na natatakot lang kayo dahil vice president ang iniibisigan ninyo. Ano pa sabi? Yun ang sabi ko. But the thing is this, wala silang anumang record. Walang anumang, the thing is, ang ina-appreciate ko lang sa ating vice president, siya ang pumirma lahat ng mga vouchers. Pirma niya eh. Hindi siya mananagot kung sakasakali. Hindi ba ganun yun? Totoo yan. Siya mananagot, di ba? Yes. Oo. Pirma niya eh.